All right, Nehemiah chapter number 4. Nehemiah chapter number 4, Ezra and Nehemiah. I-share po sa mga bisita natin, ano? Mga members, pati-share po sa inyong katabi para mabasa din po nila yung ating binabasa, ano? Okay, verse 1 until verse number 6. Verse 1 to verse number 6. Salitan po natin basahin. I will read verse 1. Please read verse 2. And then all together we will read verse number 6. Chapter 4, verse 1. But it came to pass that when Sanballat heard that we built the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. And that is led by Ezra and Nehemiah. Now, nung pagbalik po nila,
kanilang wall. Sinunog yung gates. At talagang prone po sila ng mga attackers. That's why nagkaroon po ng desire si Nehemiah in chapter 1, nabasa po natin, meron pong pumunta sa kanya ang pangalan si Hanani. At nag-report, Nehemiah, ito po nangyari. Pabalik namin, galing sa Babylon, nadarna namin ang ating syudad, wasak na wasak. Kawawa-kawawa ang ating sitwasyon doon. At talagang we are in a big reproach. Kaya nung narinig po ito ni Nehemiah, hindi niya napigilan yung sarili niya, siya po'y umiyak. In verse number 1, makita po natin. And then later on, nalaman po na kanyang ni King Artaxerxes na medyo malungkot. O, Nehemiah, bakit malungkot yung itsura mo ngayon? Sabi niya, ganito pa si yung ang aming syudad doon sa Jerusalem. Okay, so bakit anong plano mo? Gusto ko magpunta doon, tulungan ko yung aking mga kababayan. In short, fast forward tayo, binigyan siya ng permit na mag-libugan sins. Tapos tinulungan yung mga kapatid, nag-construct po sila. At dito po, hinimok niya yung mga tao, nagkaroon sila ng project at nag-start po. And then later, number, fast forward tayo, number 6, ito na po yung progress. Look at verse 6, so, built with the wall. And all the wall was joined together. So napakahalaga, in ancient times mga kapatid, napakahalaga po yung wall. Kasi ang wall, that time, it serves as a protection. Protection sa mga attackers, protection sa mga invaders, protection from the outsiders. And that's why, talagang pag wala kang wall, very defenseless ka. Vulnerable ka sa attack ng mga kaaway. Kaya ganun ka, importante yung wall. Ang gira noon na mga kapatid, ang kanilang turning point is wall. Pag wala kang wall, madali ka talaga mapenetrate nila. Kaya dito, not only protection yan, physically sa kanila ang wall, at the same time, ang wall napakahalaga po sa mga Israel. Bakit? Alam niyo mga kapatid, to avoid intermarriage. Kasi pwede pumasok ang mga outsiders, asawahin yung mga babae nila, tapos mawala na yun, hindi na nila ma-preserve yung culture nila. Mahalukan na ng mga outsiders. And that's the danger mga kapatid, na magkaroon ng mixed marriages. Kaya in order na ma-preserve ang kanilang culture, ang kanilang community as Jewish people, kailangan protected sila ng wall. That's why dito po nag-construct sila ng wall or nag-repair sila ng wall. And praise God, ang kanilang sikrito mga kapatid, sabi ng Bible, halfway na po sila. Nangalahati na po sila sa kanilang construction, sabi ng verse 6. So, built with the wall, and all the wall was joined together. Nakakunik na po, segment by segment, nakakunik na. Unto the half. O, nangalahati na sila. Unto the half thereof. Anong sikrito nila ba? I want you to highlight itong phrase na ito. For what? For the people had a mind to work. For the people had a mind to work. Our message today is a mind to work. Our message for today is a mind to work. Yung pong isip, yung puso na nandun po mga kapatid sa work or sa project or sa trabaho. Okay, four things about, when we speak about a mind to work, anong ibig sabihin? What is the implication when we say a mind to work? Are you listening? Now listen carefully, number one, when we say a mind to work, speaks about unity. Amen. Speaks about what? Unity. When we talk about the mind to work, it is about unity. And you know what? Listen, unity is applicable to all areas in our lives. Whether in our family, in a community, in a church, in a country, we need unity. Why? Because unity is essential for success. Yes or no? Amen. Unity is important. And listen to me, church. If there is a group right now that needs to be united, that is the Christian group. Are you listening? Kung meron mang nagkakaisa, meron mang grupo mga kapatid, na dapat magkaisa, that is the Christian people. That is the believers of the Lord. Christians should be united people, not divided people. Amen? Amen? We need unity. We need unity. There will be no success without unity. Never! Don't expect that there will be success without unity. Don't expect that there will be progress without unity. Take note in your family. If husband and wife is divided,
in the church as well. If there is no unity in the church, there is no progress in the church. There is no success in the church. Amen? Magkaroon tayo, o sige, Brad, mag-repenting tayo, sabi ng pastor, mag-repenting tayo mga kapatid, kailangan tayo mag-repent, or maglakay tayo ng ating pakta. Tapos sasabihin ng isang men, ay pastor, magbuto-buto muna tayo. Kung ma-approve sa body, then ituloy natin pag hindi, sorry. Ay, hindi na kailangan. Amen? Magawain ng Diyos, dapat hindi na natin pagawayan. Magawain ng Diyos, wala na tayong dapat nag-usapan. Because that is God's work. That is God's work. Pag sinabi ng pastor, mga kapatid, mag-support tayo sa mission, ay huwag muna pastor, pag-usapan muna natin. Hindi na dapat pag-usapan na sa Bible. When we talk about soul winning, mga kapatid, pag-soul winning, ay pastor, mag-meeting muna tayo. Anong meeting? That is in the Bible. You can find it in the Bible. Di ba kayo pag-i... Ang bihira. May mga simbahan, mag-iba lang sila ng kurtina, mag-meeting pa, magbuto-buto pa. Kung kailangan pa maglagay ng kurtina o hindi. Magbuto-buto pa kung mag-transgiving ba o hindi. Ano klaseng mo? Hello, amen? Pag para sa Panginoong Diyos, dapat huwag natin questionin. Eh, para yung gawain niya ng Diyos. Gawain mo natin hadlangan. And we need to be united when it comes to spiritual things. What is their secret, Brad? Bakit they were able to connect the segment and they are on the halfway of their project? Why? Because the people had a mind to work. You know what? If all the members of this church, Liberty Bible Baptist Church, if all of us, young people, men, women in the church, if we have that mind, that kind of mind, the mind to work, I don't believe we can accomplish great things in this church. There is nothing impossible when we were united, if we are united for the cause of Christ. Are you listening? The people had the mind to work. Speaks about unity. The mind to work. Listen, not critical mind, amen? Not critical mind, not negative mind, not murmuring mind, not refusing mind, but a mind to work. When we speak about the Lord's work, there will be no members that should murmur about the work of the Lord. Hindi tayo dapat magreklamo. Hindi tayo dapat magbuhon. Ah, dito naman, amot-amot naman. O, anniversary na naman. Eh, by the way, hindi ka man ginapilit. This is only for the willing people. This is only for those people who love the church. I will tell you, walang pilitan dito. If you contribute or not, it's okay. As long, gawin namin ito para sa Panginoon. Huwag natin gawin pabigat ang activity ng church. Dapat matuwa tayo. Lord, salamat may activity na naman kami. Lord, salamat ang church anniversary na naman kami. Hindi natin alam bukas pagkalawa, i-declare ni Mayor o no movement. Oh. Tapos tatanong-tanong kami kay Pastor, Pastor, matuloy yung Thanksgiving natin. Pastor, may church anniversary? Pero ba contribution? Mabigat sa loob mo? Hello? Not critical mind, not negative mind, but a mind to work. Put that in your mind. Unity is important. Gaano man kakunti, kapatid, yung mga tao, pag nagkakaisa yan, malaki kong ma-accomplish. Walis ting ting, halimbawa na lang, dalawa, tatlo. Yes, pwede mo yung pangwalis. Tatlong piraso ng walis ting ting, pwede. Pero, mga kapatid, kahit maliit ng area, isang araw mo yan bago matapos. Pero kukuha na lang isa-isa. Kuha ka. Tapos maganito, malaki kapatid, malaki po ang magawa. Bawat isa mag-contribute na kanilang presensya. Bawat isa mag-contribute, malaking magawa kapatid. Tatlong stick na one stick tip. Kahit bata, piling maliin. Pero ganito ka nakita, hindi ko kayang. Are you listening? Oo. Bakit? United.
Psalm 133 verse 1 and 2. Psalm 133. Ano sabi ni King David? Ano sabi ng psalmist? Psalm 133 verse number 1 and verse number 3. Psalm chapter 133 verse 1, behold how good and how what pleasant it is for brethren to dwell together in what? Unity. He describes the Bible that unity is good, at the same time it is a pleasant thing. Good and pleasant. And you know what? If there is unity, the Bible says, look at verse number 3, and the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord, notice this word, for there the Lord commanded the blessing, even life forever. You see the difference? When there is unity, church, the Lord Himself shall command the blessing. Blessing, come to this house. Blessing, go to this house. Blessing, go to this family. Why? Because that family is a united family. Do you think He blessed the Lord a divided family? Do you think God will, that God is going to bless a chaotic family? No. Definitely no. But I'm assured you that God is going to bless a family that is united and divided for the Lord's word. Amen. If you want the Lord to bless your life, if you want the Lord to bless your family, then you must realize that unity is important. Unity is required in any program. It is very important. Amen. We need to be united. People of God should not be divided. Instead, we should be united. Meron tayong propose tayo family camp someday. Dapat suportahan natin. Magtulungan tayo. Sige, pastor, maghanap tayo ng venue. Maghanap ako ng venue. Maghanap si Mother Ferdy. Lahat tayo. Doon tayo. Oh, di ka ba matumayan? Magkaroon tayo ng mga lecture about nanay, tatay, si parin doon. And then meron tayong marami pang mga programs. Suportahan natin. Huwag natin i-upos. Huwag natin kontrahin. Amen? Why? Because unity is important. You know what? Isa sa mga superpower ng mga country ba? Those countries who are united. Diba? For example, USA. Tinawag sa United States of America. United. USA composed of 50 states. Ang Guam, malapit pa yan sa atin. Ang Hawaii, halos mas malapit pa sa atin compare sa mainland America. Oh. Pero they were united. Ang currency nila nandun. Ang Guam nandun mga kapatid. And isa sa mga superpower na country sa America until now because they were united. One language, one currency. Walang Caribbean Day sa kanila. Walang NBA sa kanila. Walang Abusayab sa kanila. Walang VIA sa kanila. Ang kalaban nila outsider, wala silang kalaban na insider. Meaning lahi nila kami kano ganyan hindi wala. Nanotis nyo? Sa atin, daming NBA. Mayroon pa tayong Damiya Islamiya dito sa Pulo-Pulo. Meron tayong BIA. Meron tayong Abusayab. Puro Pilipino yan. But how many Filipinos na oppose sa ating government? And the reason why we are the problem because we oppose the government instead of supporting to our government. Amen. UK, United Kingdom, composed before of Ireland, Scotland, Wales, and Great Britain. One of the superpower country is Great Britain, United Kingdom. Pinakamalaking pera nila, pound, mas malaki pa sa dollar. 69 ang ating piso, ang cambio dyan. Ang kanilang piso, equivalent yan, 69 pesos. Ang kanilang pera sa atin. Mataas ang kanilang economy. Why? Because this is a great country. European Union, malaki ang pera ng European Union. Kaya nag-ano sila ba, mga Euro countries. Ang very strong. Halos sila ang nag-control sa economy sa Euro countries. Wala ako nakita ang watak-watak mga kapatid naging strong. Wala. Never. Either in your family, in the church, and in community. Wala ako nakita.
may mga simbahan na split ng isa, na split pa dalawa, na hati pa ng tatlo, naging lima. Oh. Isipin mo isang simbahan, ang membro na singkwenta, dihati-hati ng lima. Oh. Tagpipila na lang sila yun. Anong nangyari sa simbahan? Eventually, nawala. Noong una, yung Galilean Church, napakalaki yan. Napakadami tao yung Galilean dyan. O, naputan ko pa yan. 2002, when I came here in Coronadar City. Naputan ko pa Galilean. Marapit yan sa Arabali Hospital. Pero mga kapatid, dahan-dahan. Kasi kanya-kanya na ng mga membro. O, eventually, hindi na nawala membro, pati building nawala. Because no unity. Never be surprised one day, kung fall down ba, ang down ko ng isang pamilya, if there is no unity. The secret of Nehemiah and all his people, why they were able to restore the wall of Jerusalem? Because all the people had a mind to work. Amen? When we talk about a mind to work, speaks about unity. Second, when we talk about a mind to work, speaks not only unity, but second thing, listen carefully, it speaks about generosity. Amen. Speaks about generosity or being liberal. The word generous is being giver, mapagbigay. And that is another secret, mga kapatid, ng success. Look at Exodus chapter 35. Turn your Bible in the book of Exodus. Exodus, please, Genesis, Exodus. Chapter number 35. Exodus 35. Look at verse number 5. Look at verse number 5. 35 verse number 5, the Bible says, verse 5, take it from among you an offering, take note, an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him what? Let him bring in an offering of the Lord. Ano? Gold and silver and what else? And brass. So ito yung i-offer nila. Sabi ni Moses, sino sa inyo ang pusa, may puso na pusa magbigay, magbigay ng handog para sa Panginoong Diyos, hayaan siya magdala siya ng ginto, pilak, at brass, sabi dito. Alright, at marami pa silang iba. O, na-mention dito isa-isa, blue, purple, scarlet, ram skins, dyed red, badger skin, shitty wood, or anything. Owen, precious stone, and look what happened. Fast forward tayo, look at verse number 21. Verse 21, and he came, sinabi po manek, ito pong mga Israelita, and he came, everyone whose heart, what, stirred him up, minimo, and everyone whom his spirit made willing, take note, kabalik-balik yung willing, and he brought, take note, the Lord's offering to the work, nagsidarahan po sila, bawat isa, Lord's offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service and for the holy garments. Look at verse 22. And the king, take note this word, both men and women, as many as were willing hearted, and brought bracelets and earrings and rings and tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold to whom? Unto. Kanino? The Lord. You see, mga kapatid, napakaganda. Itong mga tao ito, nanginibog sila. Mga kapatid, magdala po tayo. Sabi ni Moses, tayo po'y gagawa ng tabernacle. Yan po ay meeting place po nila nung una. Temporary lang po. Mubabon po yun. Install, tapos i-asimbolo, dismantle po yan. So, gawa tayo para sa Panginoong Diyos. Magdala po kayo, sabi ni Moses. Anything para sa Panginoong Diyos, para sa kanyang gawain. Encourage po niya. At ang maganda dito, nung bumalik sila mga kapatid, sabi ng Bible, na kung saan ang puso po nila ay hinimok ng Diyos, nagsindala po sila, sabi ng Bible, bracelets,
yung po kanila ba, mga offering, gold and silver, at etc., etc. Doon sino makinig kayo, church, lalo na sa mga babae. Sa Jewish culture, especially sa Middle Eastern countries, ang accessories ba napakahalaga sa kanila? Hindi pwede ang isang babae na lumabas na walang earrings. Hindi pwede ang isang babae lumabas sa bahay na walang necklace. Hindi pwede lumabas ang babae na walang bracelet. Kasi part ng culture nila, kumbaga, parang lipstick yan sa kanila, parang ano yan, maskara yan sa kanila. Ganon kahalaga yung mga accessories sa kanila. But pag nawala yan sa kanila, parang incomplete ang kanilang pakiramdam. But you know what? Nung si Moses nagsabi, mga kapatid, magsidala po tayo, mag-alay tayo ng something para sa Panginoong Diyos, para sa gawain ng Diyos, itong mga babae ito, willing nila pinagtatanggal yung kanilang earrings, pinagtatanggal nila yung bracelet, pinagtatanggal nila yung kanilang mga necklaces, at inalay nila sa Panginoong Diyos. Willing po sila mag-sacrifice, di ba rin nawala ito sa amin, temporarily, as long meron kaming gawain, merong meeting place na magiging sambahan natin para sa Panginoon. Napakaganda ang kanilang puso. Kapatid, nung sila ko i-encourage sa magbigay. Anong sikreto nila? Willing heart. Willing heart. These people are so generous. And take note, hindi po ordinary ang kanilang binigay. Maginig ka, ito po ay ginto. Karamihan ginto. At alam niyo mga kapatid, nung una, ang ginto, umunan sa kanila yan. Napaka-ano lang ay accessible yung ginto. Hindi pa kung ano-ano mga kapatid, hindi po yung ginto na ilagyan lang ng limonsito o kalamansi. Pag the following araw, wala na, nagiging alambre na. Hindi po ganun. Pag sinabing ginto talaga, hindi natin alam baka 24K pa yun. Kasi noong unang panahon, mga kapatid, ang ginto talaga very common, abundant mga kapatid. Hindi ba yun? Ano bang lowest key ng ginto ngayon ba? 8K? 10K? Karat? Oh, di ko alam. Ito ang aming wedding ring ni Mambik, di ko alam. Kung i-brinda ito? Iwan ko kung tanggapin ito ng 200. Binigalan ba ito sa amin? O di ba? Pero sila mga kapatid, hindi sila naghinayang. Hindi sila nagsabi na, oh sige, ito lang, brass at ating i-offer kay Lord. No. Sabi ng Bible, they brought silver, gold, and brass. At marami pang iba, precious to. In other words, generous, they were generous. The most generous people in the world should be the people of God. Amen? Amen? Ang pinakamapatid, ang pinakamapagbigay na tao sa mundo, dapat yung mga tao ng Diyos. Believers of the Lord. Believers of the Lord. Mga kapatid, by the way, dapat iwasan na po natin na maging kuripo tayo sa Panginoon. Ako po, hindi naniniwala ang bansag nila, ang mga Ilocano ay kuripo. No, it's not true. Halos lahat, mga kapatid. Halos lahat, mayroon din ako nakita ang kuripot na Ilonggo. Sipuano, kuripot. Bicolano, kuripot. Ay! Wala yan sa tribo. Sa puso po yung mga kapatid. Alam niyo po ang Ilocano? Hindi dahil dugo ang Ilocano. Alam mo ang Ilocano matipid. Alam mo ang Ilocano na madiskarte, pero hindi po yan kuripot. Are you listening? Yung isa kasi, yung iba kasi, kuripot talagang kuripot, as in kuripot, na hindi magbigay. Huwag tayong laging ganun. Amen? When it comes to the Lord's work, dapat hindi tayo, selfish mga kapatid. Look at these people, hindi sila nagbigay, nagsakripisyo sila, kahit ano-ano na lang bagay, para ibigay nila, ialay nila sa gawain ng Diyos. Acts chapter 4, verse number 36. Acts chapter 4. Acts chapter number 4. Acts chapter 4. Buksan yung Biblia. Isang halimbawa dito. Ang kanyang pangalan si Barnabas. Chapter number 4. Look at verse number 36. Look at verse number 36.
And Joses, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted what? The son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus. Anong ginawa niya? 37. Basahin ko natin, hindi ko. Having learned, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' what? Feet. Meron siyang lupa, binita kanyang lupa. At malaki po yung halaga, mga kapatid. At alam yung ginawa ni Barnabas, ang buong amount ng pira, dinala po niya doon sa apostles' feet. Referring, mga kapatid, sa local church. Inalay niya ang buong. Hindi siya nagbawas, hindi niya kinuwangan, mga kapatid, hindi kalahati yung binigay niya. But the Bible says, and the money, he sold the money and he gave the money unto the apostles' feet. Imagine mo, nagbinta ng lupa. Nagbinta ng lupa. Tapos yung buong amount binigay para sa iglesia, para sa simbahan. Wala pa po nakita ang tao ganito, kapatid. Except kay Joses, kay Barnabas. Talaga na nasa puso niya para sa Panginoong Diyos. Nakita niya ang pangangailangan ng simbahan. Nakita niya ang need sa simbahan. Nang simbahan niya, mayroong pangangailangan. Mayroong naghihirap ng mga kapatiran. At nakita niya, Lord, mayroon akong property. Puting siya nito. Itulong ko ito. Di bali na wala sa akin. Basta, ang nasa puso ko, makatulong ako sa kapwa ko. Napakaganda ang ugali po ni Barnabas. Kaya no wonder, tinawag ko siya the son of consolation. The son, the word consolation, encouragement. Son of encouragement. Alam niyo mga kapatid, pag uripot ka, makinig. Madamot ka, pag namatay ka, walang tao maghinayang sa'yo. Sa halip, sabihin pa, birisip. Ganok man to. Hello, amen? Walang matutuwa ang tao. Yung mga tao madamot, matutuwa ang tao pag namatay sa halip na magluksa. Pero mapagbigay ka, kapatid, maraming maghinayang sa iyo. Oo. Lalo na pag marami kang natulungan, lalo na pag simbahan tinulungan mo, maraming maghinayang sa iyo. Pastor mo, kapwa mo sa church, mananampalataya, mga kapatid, maghinayang sa iyo. Pero sa kabilang banda, mga kapatid, hindi naging sayang yung buhay mo. Kaya huwag tayong madamot. By the way, sabi ng Bible, dumating tayo sa mundo na kahit. Eh, bakit tayo magdadamot? Bakit mo ipagdamot? Katiwala ka lang. Steward ka lang. Hindi mo yan magmamayari. Blessing lang yan galing sa Diyos. Kaya kung ako'y alam ni Lord, maging milyonaryo ako, mga kapatid, I tell you. Ay, pastor, sabi mo lang yan, hindi wala ka mang milyon. Pero di makuha ng pastor kung may milyon. Hindi pa magbago ang isip mo. Kaya panalangin natin, hindi tayo maging millionaire, hindi tayo i-alam ni Lord kung puso natin, puro sa atin. Amen? Hindi natin magpalain tayo ni Lord para maging channel of blessing. Sabi ng isang preacher, God give us two hands. The one to receive, the other is to give. Because why? We are just channel of blessing. Receive and give. Receive and give. Hindi nga, receive and hoard. Do not hoard. Huwag ka mag-imba. Share your blessing. Oh. Saan daw mas malinis? Ang gutter o yung drum? Kung titignan mo kapatid, mas marumi po yung drum kaysa gutter. Kasi ang gutter, daluyan lang yan. Ang tubig, dadaan lang. O lalo na pag walang mga damo, mga sumasanga. Diretso na yung tubig. Lahat na tubig nasa drum. Bakit tanggap lang siya ng tanggap? Alam niyo po yung ditsi? Bakit tarawag sa ditsi? Walang outlet. Tanggap lang siya ng tanggap ng tubig. Galing sa ibang lugar, galing sa ibang lawa, galing sa ibang dagat, wala siyang outlet, kaya walang living organism ni kahit isang isda na bubuhay sa ditsi. Kasi patay, hindi nagbibigay. Ang Kristiyano na hindi magparunong magbigay, patay sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayo doon sa laging libre. Huwag tayo masanay sa libre. Hello! Merong isang tao nagpagawa ng Zoom. Nagpagawa siya ng Zoom. Di ba tayo ignorante sa Zoom? Ano yung Zoom? Yung may mga animals ba? Parang park, tapos may mga animals. Pagkatapos na, nag-entrance siya, 300. Walang pumunta. Ang entrance fee, 300. Wala. So, giridiyos niya, 200. Walang pa rin kahit isa. Giridiyos niya, 100.
lang pa rin. Mga kapatid, gigawa na lang niya si Aro, sabi niya, gawin ko na lang 10 pesos, wala pa rin ha, 10 pesos, imagine, 10 pesos entrance fee, wala. Dumating, walang pumasok. So, ginawa niya, sige, libre. Ah, lahat ng mga tao, wala. Oh, punta sila mga kapatid, pasok lahat. Talos, siksikan sila. Pagkatapos sa mayari, gipadlak niya yung gate. Gipadlak niya yung gate. Pagpadlak ng gate bag, binuksan niya yung mga lion at tiger. Tapos nagpabayad siya 500 exit fee. Mga kapatid, lahat nagbayad 500. Naka-exit lang sila. Hello? Ang mensahe, huwag laging libre. May danger sa buhay natin, kapatid. Huwag tayo masanay tayo ng lagi. Why not mag-learn ka, magbigay ka naman? Mga members, don't be offended. Pero members, ha? Members ka, 5 years ka na, 10 years ka na, 15 years, lagi ka walang ginasundo, it's that good. 15 years ka na member, kinasundog ka pa? 10 years ka na nga member, kinasundog ka pa? It should have been, it's about time, ikaw naman ang mag-sacrifice for others! Yeah. I understand, 1 year, 2 years ka, siguro talagang marayan yung bahay mo, marami kayo, and it's okay na understand, pero 5 years back, hello? Yeah. Dapat marunong ka na mag-sacrifice, if you truly love the Lord, do it something for God! Hindi yung naglilingkod ka lang, pahapos ka lang, hatid ka, tapos gano'n, di ka pala, kahit 10 pesos pa lang pagbigay kung na-flat yan, kahit kung bulkit na lang. Especially mga young people, ang bata-bata niyo, parang tatamad niyo na maglakad. Parang mga tao sa bundok ka, paakyat, manusong, may saba pa, naglalakad kayo batang-bata, tapos inintado, di kayo mag... Walang kayo, makabili kayo ng pastil pang burkit, di kayo makapagbigay. Hello? Yeah. Nakilibri. Do something for God. Kung talagang tunay mong mahal ang Diyos, hindi mahirap ang sakripisyo para sa kanya. Yeah. A mind to work. If you have the mind to work, then you must be willing to give. You have a generous heart. Mapagbigay. Huwag tayong madamot. By the way, babawunin mo ba yan? Wala ba? I-sacrifice namin yung mambing ang aming van. For first fruit commitment. Mahal namin yung van. Ano yan? Memorable yun sa life ni mambing? Yung blue na van. Pero aming dispose. Kasi mas mahalaga ang commitment namin sa first fruit. Maraming hindi ka pabayaan yun doon. Kasi simbahan, tinulungan mo, Brad. Nagbigay ka para sa simbahan. A mind to work speaks about number one, unity. A mind to work speaks about generosity. Third, second from the last, a mind to work speaks about availability. Amen. Speaks about availability. Pag sinabi mo, a mind to work, willing ka, available ka, pwede ka, mag-sacrifice para sa Panginoon Diyos, maglaan ang oras para sa Panginoon. Kahit ano kapatid, kahit ano ka kabisin, talaga maglalaan ka ng oras para sa Panginoon Diyos. The word a mind to work, the word availability, no need to be forced, no need to be instructed. Hindi ka pinilit. Hindi ka pinilit. Kundi kusa mo, nag-volunteer ka, o pastor, ay willing po, gagawin ko ito, willing po ako. That is available. And you know what? In God's work, we need available people. It's good if you are a talented people, if you are skillful people, but first and foremost, God is looking for available person. Thank God you are available today. Amen? Yes. I hope umatuloy na yung stream natin dito. May takot ako, may fear ako. On the other hand, natutuwa ako na may iskin, malapit na tayo, Lord willing. Harap na ang ating Alabali, proposal ko yan. Baka this year, mag-start ako yung construction ng iskin Marvel. Napakalaking pangalan yan, amen? But on the other hand, Brad, may takot ako. Tulad, baka wala na magsimba sa hapon. Baka nila namin nakita ni mga young people, kaya doon na nag-a-bowling-molling.
yung lamig, nag-window shopping. Yun ang danger. Kay malapad lang. Nunit ka na magtawid, kay malapad ang area, may sidewalk, o nandoon ang mga young people. Pastor, nag-transdistribution kami. Ha? Baka nandiyan na yung pizza, may nandiyan yung Wendy's, may, of course, nandiyan yung Jollibee. Ha, baka someday nagyan ng yucky mix dyan. O ang offering na yucky mix na. Young people, watch out. Christian, watch out. Kaya si Satan, he will offer everything para ma-divert tayo. Marong si Satan. God said, I'm looking for somebody. Whom shall I send? And who will go for us? God said to the children of Israel, but Christian Nehemiah said, Lord, here am I. Send him. He made himself available for God. Nehemiah did not say, Lord, send them to save someone. No, but he volunteered himself. He said, Lord, here am I. Send me. Church, when it comes to the Lord's work, I hope and pray we will be available. Amen? I'm quite sad last Friday. Oh, sa aming bayanihan, tatlo lang yung dumating na med. Yung isa nag-hapdi pa kahit may pinuntahan. Oh, sige lang, sabi ko Lord, at least may makomplis kami. Pero mga kapatid, I believe hindi lang sana yung makomplis natin kung lahat tayo. Kung lahat available tayo. Are you listening? Kung lahat tayo available, magpagamit tayo, maglaan tayo ng oras para sa Panginoon Diyos. I know may mga hinahabol tayo mga kapatid. But what is half day? Kung di ka man makapunta, Pastor, meron ako 100 pang nilinda, pang ulam. Oh, that's a blessing. Lahat tayo may participation. Be available. Be available. Amen? Prophet Isaiah, Paul, and Peter are those people who made himself available. A mind to work. A mind to work speaks about unity. A mind to work speaks about generosity. A mind to work, thirdly, speaks about availability. And fourth and last, when we talk about, when we say a mind to work, speaks about victory. Yeah. Amen? When there is unity, when there is generosity, and when there is availability, I do believe the result is victory. Chapter number 6, look at verse number 15. Let's go back to our text, please. Nehemiah, book of Nehemiah. Look at Nehemiah. Nehemiah chapter number 6. Nehemiah chapter number 6. Let's read verse number 15. Let us read verse 15. Nehemiah chapter 6, verse 15. Shall we read verse 15? Here we go. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in 52 days. You see? How long was the period of construction? The Bible says, within 52 days, the wall was able to finish. The construction was finished for a period of 52 days. Just imagine, that is what? That is more than 2 months, almost 2 months, less than 2 months. Ganon ang construction. Ganon kadali mga kapatid. Just imagine, itong construction ng una, listen, in Middle East mga kapatid, hindi po sila gumagamit. Diyan pa kayo? Hindi po sila gumagamit ng hollow block. Wala po hollow block doon. Ang ginagamit po nila sa wall nila is stone wall. Talagang mabigat talaga. Solid stone. Solid stone, mga kapatid. At you know what? Doon sa Jerusalem, at noong ancient time, ang one block is almost one ton ng bigat. Kung ano ba ang ginagamit sa Pyramid of Egypt, ang lalaki niya na, gano'n. Gano'n ang ginagamit nilang wall noong una. Yun yung pinaka hollow block nila noong una. Just imagine,
Wala silang technology, wala silang chinso, wala silang crane, wala silang kung anong gamit nila ng advanced nung unang panahon. Just purely manual, but just purely manpower. Are you listening? But look at these people. The Bible says that the wall of Jerusalem was finished within the period of 52 days. Why? Because all the people, we have the mind to work. Speaks about victory. Many opposition they encountered during the construction. Many obstacles they encountered during the construction, and including death threat. But these people were able to finish the wall within the period of 52 days. Why? Because they have the mind to work. These people are willing to sacrifice. Number one, they sacrifice their time. They sacrifice their family time. They sacrifice their resources. And even they sacrifice their comfort. Na-take note itong mga taong ito, God. Meron din silang mga pamilya. Meron silang hanap buhay. Pero you know what? Willing sila, nag-sacrifice sila, nag-absent sila for the sake lamang makatulong sila sa construction. Chapter 4, verse 22 and 23. Atras tayo kung ano nangyari. Chapter 4. Chapter 4. 21. 21. So we labored in the work, and half of them held the spears from the rising of the morning till the stars appeared. Likewise, at the same time, said I unto the people, let everyone with his servant lodge within Jerusalem, that in the night they may be a guard to us and labor on the day. Imagine that, gano'n sila nahirap during construction. Habang nag-construct sila sa wall, meron silang mga kalaban, may mga taong gustong subalakay sa kanila, may mga taong gustong pumatay sa kanila. That's why ang ginawa ni Nehemiah, nag-assign siya ng mga tao na magbantay sa kanila sa gabi habang nagtatrabaho sila. At sa bukod doon sa ng Bible, habang nagtatrabaho sila, ang isang kamay, gamit ang trabaho, ang isang kamay ay meron po silang sibak. Weapon, kasi may kalaban. Hindi biro mga kapatid, magtrabaho ka tapos may iniisip ka pang kalaban. Na di mo alam, bukas pa kalawa atakihin kayo. Kasi gag-construct kayo. Kung yung magtrabaho ka nga, yung di magtrabaho ka, wala kang iniisip na kalaban, mahirap na yun. Ano pa dito ka na mayroon mga kalaban? That's why sabi, gamit pang trabaho, hindi pala yung isang kamay, yung isa naman siba. Dito, rodela, ginahawakan sa kabilang kamay, a sword, itak. Napakahirap. But you know, pamatay, they were able to manage. Sabi ng Bible. At ano pa? Ano pa ang sabi ng 23? At sabi pa ng 23, mga kapatid. Basahin po natin ang 23. So neither I, Nehemiah po yan, so neither I nor my brethren, nor my servants, nor the men of the guard na nagbabantay sa kanila, which followed me, nagkasama niya, none of us put off our clothes, saving that everyone put them off for what? Imagine. Kung ano yung suot nila ngayon, sa susunod na araw, ganit pa rin yung suot nila. Yung sinuot nila kapatid sa pagtrabaho, yun pa rin yung suot nila pagtulog. Imagine mo, walang tanggal-tanggal. Sabi ni Brad, ba't parang may amoy? Pasensya mo ba? Ikaw din, may amoy din. Amoy chinko. Siguro yung damit nila, kaasin-asin na. Imagine mo, ilang araw na sila katrabaho, pawis nila, midinis pa naman, napakainit. Ayun, listening. Wala silang ligo-ligo, walang bihis-bihis. Imagine mo, ano, amoy na kaya sila. Di ba yan sakripisyo? Para pati, bibiro, ginawa nila. Para lamang mga kapatid, patulungan ang kanilang bayan. But praise God, mga kapatid, despite of the opposition,
despite of many obstacles, despite even death threat, these people are determined to finish the wall. And the Bible says, in 52 days, they were able to complete the wall of Jerusalem. Church, listen to me before I close. The wall of Jerusalem, several times, nagkaroon ng lindol, girepair naman, girestore. But you know what? Until now, if you go to Jerusalem, the wall of Jerusalem was still there. Nandun pa rin, in fact, yun sa tatawag, the wailing wall. Meron kang very close kung magpunta ka doon sa Jerusalem. Meron siyang palaking plaza, tapos meron siyang the wall of Jerusalem. Tapos ang mga tourist doon, nabayad ka, lalagyan ka ng maliit na cup, ipatong dito. O sa Muslim, parang ano na, pero doon cup siya. Na hindi ka pwede pumunta sa wailing wall na walang cover. Kasi secret yun na wall. Tapos, inagay mo naman, meron ka papel, prayer request mo, ilagay mo doon sa siwang, doon sa cup, tapos i-ano nila. And until now, maraming mga tourists, one of the most crowded, mga kapatid, na parts of Israel is the Jerusalem wall. Kasi sinatawag siya back, the wailing wall. You know what? Until now, by one of Jerusalem. Why? Because there are people who put their lives into risk, mga kapatid, just to restore the wall of Jerusalem. Thank God for Nehemiah. Thank God for those people who helped him, who back him up during the construction. And until now, mga kapatid, nagiging legacy and testament and landmark of Jerusalem. The wall of Jerusalem. Why? Because these people had the mind to work. Kapatid, walang imposible. Malaki ang ating maikumpis if we have the mind to work. Amen? Victory! Kung di tayo magkakaisa sa gawain ng Diyos, I'm sure mga kapatid, ang ating building, manatili tayong hanggang dyan. We need to have the mind to work. Amen? We need to have the mind to work. This morning, tell to the Lord, Lord, change my heart. Give me a heart na talagang nandun para sa gawain. I'm not just asking you, mga kapatid, finances, financial assistance, but first and foremost, prayer para po sa ating gawain. Because we know all endeavors can only be accomplished through prayer. But first and foremost, of course, we must be willing to give our resources also. Why these people were able? What was their secret? Why? Because all the people had a mind to work. A mind to work speaks about unity. A mind to work speaks about generosity. And thirdly, a mind to work speaks about availability. And of course, fourth and last, like I mentioned earlier, when there is unity, when there is generosity, and when there is availability, the result is victory. Amen? Every head bowed, every eye closed. Shall we pray? Everybody standing, dear God, loving Father, what a blessing. What a blessing, dear God, to be reminded about your word. Thank you, Lord, for the life of Nehemiah, that he is willing, dear God, to give up his very